Hi guys, so today's video guys is gagawa tayo ng ating two-tier Sophia the First Team Cake. Ang size nito ay 9x3 sana at saka 7x3. Pero ang ginawa ko is ginawa ko siyang 9x4 kaya mataas at saka 7x4. Kasi kung hahatiin ko pa or tatastasin ko pa, eh masasayang lang dito sa amin kasi wala nang pumapansin yan dahil sawa na sa cake yung mga anak ko dito. Kaya, tsaka wala naman akong ibang paggagamitan yan. Kaya, instead na iaano ko dito sa bahay, isinama ko na dyan, ibibigay ko na lang doon. At tsaka kaibigan ko rin naman yung umorder sa akin. Kaya, ano natin. Tapos yung ano ko pala dito, ang ginamit kong pang frosting or icing, since na mainit dito sa lugar namin ngayon, ang ginamit ko ay Whip It. Kasi subok na talaga si Whip It. Hindi siya ganun ka ano, talagang lumalaban siya kahit sa initan. Kaya kung sa mga baguhan dyan, kung meron kayong ano, kung ikukumpara si Whip It at saka si Ever Whip, pag sa initan talaga, sa panahon na mainit, i-recommend ko talaga si Whip It sa inyo. Pero pag hindi naman kainitan, Ever Whip talaga. Ever Whip naman talaga ang gamit ko mula pa nung ano. Yan lang dalawang yan ang ginagamit ko kasi hindi ako ano sa boiled icing dahil lihirap ako. So ayan, nag crumb coat lang ako ng kulay brown. Since na Sophia the First ang team natin, so kulay violet siya. Ganyan pala ako mag-stack guys ng two-tier. Kailangan talaga natin lagyan siya ng mga dowel para support dun sa cake. Kasi ang Choco Moist, kung alam nyo lang, is napakabigat talaga niyan. Kaya possible na pag halimbawang ibabiyahe yan, tapos hindi nilagyan ng mga dowels, walang mga support, may tendency talaga na masisira yung cake, babagsak siya. Kaya kailangan talaga lagyan natin ang mga dowel. Tapos, remind lang tayo, lagay lang tayo ng reminders sa client or i-ano natin sila na hindi pwedeng, baka mamaya kasi may, di ba, meron namang nag-trend na mga ano ngayon na napagkatuwaan, isinubsob yung mukha doon sa cake. So, na-disgrasya ngayon kasi ginamit pa naman ng mga pandawel nun is hindi basta-basta ano, kundi barbecue stick talaga. Kaya iwasan natin yung ganun. Kung meron kayong mga dowels na ilalagay dyan sa cake, ano natin si client na kailangan hindi ganunin para maayos ang celebration. Yun lang. So, ayan, makinis na siya. And tanggalin lang natin yung mga sobrang icing para hindi siya pangit tignan. Kailangan pakinisin natin ng konti para maganda tignan. Pati dun sa taas, lalagyan natin kasi ng design yan. Then, dito pala guys, kailangan kasi natin na gumawa ng mga pa-XX dyan. So, ang ginagawa ko is, ginagamitan ko siya ng sinulid para pantay yung pagka-ano. Kasi natry ko na yung, may nabibili naman ng mga
May nabibili naman sa online shop, mga Shopee, Lazada, na pang ano dyan. Kaya lang, hindi ko siya gusto. Kasi, hindi ko siya gustong gamitin. Mas ano ko ako dyan sa, masanay ako dyan sa sinulid. Kaya, yun. Sinulid ang ginamit ko para pantay talaga siya. Then yan, naglagay lang ako ng nagpipe lang ako dyan ng pang border na mas dark dun sa kulay ng base para mas maganda tingnan. Parang ang pangit naman pagka halimbawa kakulay din yung ilalagay ko dun, yung border na yan, kung kakulay lang din dyan sa base. Kaya, ang ginawa ko, mas dinagdagan ko pa yung color para magandang tignan. So, ayan, dyan na tayo sa gitna. Pati dun sa ibabaw, lalagyan din natin yan. So, ayan, naglagay lang tayo dyan ng mga edible pearls. Ibig sabihin po, guys, edible is nakakain po yan. Dahil, po yan, para siyang candy. Ayan. Bago ko pala hinawakan yung mga nilagay ko dyan, ay naghugas po ako ng aking kamay. Make sure natin na malinis ang ating kamay
kapag humawak tayo ng mga katulad niyan, ng mga nilalagay kasi pagkain yan. So, ang hirap kasi pag naghalimbawang mag-gloves pa ako, kasi yung gloves, parang hindi ko siya maano na nakasagi na pala ako. Kaya, mas okay talaga sa akin na ano, naghugas naman ako ng kamay, huwag kayong mag-alala. So, ayan. So hindi pa pala na ready yung mga topper ko kasi gumagawa talaga niyan yung anak kong babae. Masama kasi pakiramdam niya ngayon kaya hindi niya nagawa yan. Kaya ako na lang talaga ang gagawa. Katulong ko na kasi yun siya sa mga konting mga bagay. Pagka ganito may mga pa-order ako guys, late na talaga ako nakakatulog kasi ginagawa ko kasi siya pag nag-icing ako, gabi ko siya ginagawa, tapos deliver na bukas. Then maaga kasi itong pipick upin ni client bukas, kaya niready ko na lang yung mga packaging para bukas paggising ko ng umaga, ipapasok ko na lang siya, then lalagyan na lang ng mga stand. Kasi kailangan natin maglagay ng stand dito dahil mataas yung ating cake. Kaya, ayan. So, dahil may pasok ako, ibibilin ko na lang din sa anak ko na yung si client na lang ang kumuha dun sa ref kasi hindi kaya to ng anak ko dahil siya lang yung mag-isa dito. Hindi kaya ng anak ko to kasi baka madisgrasya to dahil mabigat yung ating cake. Kaya binilinan ko na lang na siya na mismo ang kumuha dun sa ref. Kaya ayun. Pagka ganito kasing may order talaga guys, talagang puyatan. Tapos, syempre, ang aga mo talagang magising. Ganon. Then, ganyan lang ako maglagay ng topper pagka ididikit sa pinaka-base ng cake. Kasi, pag halimbawa kasing ididikit mismo, pag tinanggal yung topper, pangit tignan, didikit na yung mga icing dun sa papel. Kaya, ganun ang ginagawa ko. Para hindi siya masyadong tumikit dun sa base, tinutusok ko na lang siya. Ayun. And then, ayan na, tapos na ang ating two-tier Sophia the First Team cake. At meron pa siyang 12 cupcakes. So, thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye! I bought this in the fridge. Buti ko yung freezer, madaming laman.